Ayan ang ating bida sa blind item na ito ay isang not so young actress na dinedma ang mga press na nakita niya sa show nila. Ito na. Ang eksena kasi, itong mga kasama natin sa press, merong kausap na kasamaan sa show nung not so young actress. Chika-chika sila, chika-chika, Charbonis. Umalis kong si not so young actress. Nakita yung mga press, nakilala naman niya, nakausap itong kasama niya sa show. Tumingin siya ng gano'n, hindi naman in-interview, pwedeng luar, chika-chika. Ay, grap, yung ibang mga artista, beso-beso, kumusta po, kilala naman niya, pero siya, dinedma niya. Pero ang kanyang nanay na nakita yung mga press, bumati, ay, kumusta na kayo, beso-beso. Pero not so young actress, parang, bad naman siya. Pero sa bagay, friend, maraming ganyan eh. Marami. O, alimbawa tayo, di ba? Sa karanasan natin, may mga dati tayong ka-close na mga artista. Sabi na nating natulungan na natin. Pero bakit ganun nagbabago ang mga ugali? Talaga meron talagang ganun. May ganun. Parang, ano yan, mga nakaangat-angat na nagkapangalan na sa show. Kapag kabaguan pa lang, halos karamihan ng mga artista kapag baguan pa lang, hindi pa kilala, malapit sa mga hi, tito. Oo. Ayan, actingan natin. Kunwari siya si ano, not so young. Ako yung not so young actress. Kami ang mga reporter. And then, may mga kausap na show. May mga chika-chika. Kumusta ka na? Ano mga pinagkakabal? Natutuwa kami sa successful ka. Ay, dami mong project, di ba? Tinigil ka. Dadaan ako, tapos tinigil kayo sa akin. Hindi ako nakikita sa kami. Lugi ako. Siya sinat sa'yo yung ating. Oo. Hindi mo lang tayo pinansin, ha? Hindi naman siya maganda. Hindi siya sumisikat. Ako, hanggang dyan na lang siya, no? Okay. Sa totoo lang. Oo, alam mo na. Ganun ang eksena. So, nagpalit tayo. Hindi, ganun. Duman siya. Pero, kilala naman niya yung mga reporter. Ano lang naman yung, hey, kahit kapag... So, ito ang question ko, Tos. Yung not so young actress na ba to, before, nung na-attendan nyo na ba yung press ko niya, very mabait ba siya sa iyo? Kasi ganito yan, kapag ka mga press, umaattend sa mga press ko, yung mga artista, beso-beso, chika-chika. Pero pag nakita mo na minsan, halos hindi ka nakilala. Yeah. Ganun ang mga sa karamihan. Pero iba, maraming maghilo pa rin. Yes, marami pa rin. Hindi naman natin nilalat. Pero karamihan sa mga artista, once na nagkapangalan, kagaya yung isang artista na close namin ni John Pontanilla, yung kasama namin sa PMPC, close na close sa amin yung not so young actor na nung sumikat din, nagkaroon ng serye, another blind item. Kapag nakikita na lang kami nung hindi pa siya sikat, beso-beso yaka, close ka na, titrobel, titrobel. Eh baka nahihiya? Ganun lang. Oo. Eh baka nahihiya? Wala bang hiya doon? Parang baka nahihiya lang? Wala nahihiya doon. Close mo nga, nakakasama mo mag-isa-ansa. Pero pag nakita mo, tatangguan ka. Ewan ko ba, no? Ba't ganun? Hindi naman natin nilalahat, di ba? Yung mga artista na nagkakapangalan at sumisikat, yung iba talaga nagbabago. Nagbabago. Oo. Proven na yan. Maraming experience namin sa mga artista na nagkapangalan pa lang, hindi pa nga sikat, ay nagbabago na. Truly. Pero bigyan ka ng clue. Ang clue. Ito nga, not so young actress, napaparad siya lagi sa isang show. Ayan ha. Napaparad every day sa isang show. Ay, ayan. Not so young actress. So, alam na. Okay. Hindi mo kilala, dami hindi natin araw-araw. Kasi ang daming artista. Correct. Oo, hindi natin alam. So wala na po, mag-comment-comment lang po kayo kung sino po ang tinutukoy namin ng not so young actress na deadma sa mga press to take na kilala naman niya ang mga ito. At my show araw-araw. Yes. Alright, pa-buena